Hi, good day. My name is Romel A. Librea, and if you are new in my channel, please subscribe, watch the video, press the like button, share, and press the notification bell so you will get updated to the things that I would like to share. Ano ba yung mga sinishare ko? Well, I've been in the hospitality industry for more than 2 decades now. I started working in banquet, then I got promoted as a junior waiter in a fine dining restaurant. Then after 2.5 years, I got promoted at the front office. So talagang 180 degrees ang turn ko pagdating sa career, because from F&B napunta ako ng front office. Okay, needless to say, I was blessed to have been, to have known the food and beverage operations and how the kitchen operates. Tapos when I was promoted at the front office, nalaman ko ang mga iba't ibang departments na ginagalaw, mga sub-departments na ginagalawan sa front office. And at the same time, nalaman ko ang paano mag-operate ang housekeeping, paano mag-operate ang engineering o yung maintenance, and then yung sales and marketing. Kaya nung natanggap na ako bilang operations manager sa mga hotels, resident manager and hotel manager, hindi ako masyadong nahirapan sa transition because galing ako dun sa rank na alam ko na pag may problema, alam ko kung paano sa sinusolusyonan. So the things that I will be teaching you now is about taking reservations. Sa pag-take ng reservations, unang-una, kailangan malaman muna natin ang difference ng FIT tsaka sa GIT. Pag sinabi natin FIT, that is Foreign Individual Traveler. Ngayon, kapag sa ibang hotel naman, ang tawag naman doon is Foreign Independent Traveler. Pareho lang naman yun. Tapos ang GIT is Group in Transit. Ano ba yung sabihin ng group in transit? Ang group in transit, ito yung grupo na kung mag-check-in. For example, dati, nag-operate kami ng travel consultancy. Kunyari, biyahing Cebu, papuntang Bohol, mag-transport kami ng estudyante. So, syempre, GIT ang setup nun, group in transit. Para mas maka-menos ka sa presyo, kasi bulto eh. Kasi grupo yung bibilihin mong ticket. At grupo din yung ipapabook mo. For example, sa isang room, 4 ang tao na mag-o-occupy or minsan 3. Depende sa napagkasunduan nyo ng kliyente. So that is GIT. Tapos kapag GIT or group in transit, usually, yung mga amenities inside the room, medyo binabawasan natin ng konti. Kung dati, kung FIT siya na booking, meron siyang bathroom. Pero kapag GIT, wala siyang bathroom. Tapos, kadalasan pa kapag GIT, pinupull out natin yung minibar. Halimbawa, lalo kung estudyante ang mag-check-in, kasi baka akala nila, doon ay paliwanag naman yan ng mga teachers nila, ng mga professors nila. Kaya lang minsan, pag may nakita kang mga chicheria, mga potato chips, or maiinom dun sa minibar, iinomin nila kasi akala nila libre, may bayad yun. So, pinupull out namin yun. Tapos, yung mga outgoing calls, dun kasi sa bawat kwarto merong mga landline, mga telephones, binabar namin yung outgoing calls nun. Kasi ang outgoing calls ay may karampatang bayad. Kasi naranasan namin sa hotel, pag nag-check out ng mga GIT, so nagsasoli na ng susi yung mga estudyante, nagugulat sila biglang meron silang charge. Kasi nga, kasi yung pinatatawagan nila dun sa landline. Tsaka kasi yung landline sa loob ng kwarto mo, may access yan sa local calls, sa NDD, meaning pwede siya makatawag ng cellphone at pwede rin siya maka-access ng international call. So para wala na lang problema, binablock na lang natin ang outgoing calls. In case they needed to call, no, nakikiusap na lang yan sa operator, aayusin namin yan. Tapos babayaran nila, cash basis na lang yung tawag para hindi sila nagugulat. Another thing kasi kapag GIT, kung merong pay-per-view, yung television access, no, yung access ng television, so na kwarto kung may pay-per-view, binabar din namin yung outgoing, no, kasi minsan yung mga bata nagugulat na lang bakit sila merong bill ng 1,200. Naku, ang dami ko naranasan yan when I was in the hotel industry at nung meron kaming travel consultancy. Nagugulat yung bata, 1,500-2,000 yung sinisingil sa kanila kasi nga they avail the pay-per-view. And more so, kapag pay-per-view, syempre may mga adult channels, lalo-lalo na kailangan natin i-block kasi mga minors yung nag-check-in. So yun ang GIT. Whereas kung FIT, lahat ng mga sinabi ko na binabar, hindi yung binabar at hindi pinupulot ang minibar. So you have all those amenities.
So now alam na natin ang kaibahan ng FIT tsaka ng GIT. Again, is foreign individual or independent traveler. Kapag GIT naman is group in transit. Alright? So, sana naintindihan ninyo. Pero if you have any questions, you can comment down below. And who knows, baka pwede personal ko i-message sa inyo or mag-vlog ako ng panibago para marinig ninyo yung explanation ko tungkol doon. Okay. And ngayon, we will be talking about taking reservations. Sa pag-take ng reservations, marami yan. Isa lang actually ang sistema. Isa lang yung kinukuha mong information. Okay. Kapag individual, kunyari may tumawag sa'yo, sinagot mo ngayon, no? Kunyari tumawag, no, ring-ring, sasagutin ko ngayon. Thank you for calling reception, Ramos speaking, how may I help you? Yes sir, you would like to book a room? Oh, for the room rate also? Yeah, our room rates are 5,000 pesos plus for standard room, 7,000 pesos plus for deluxe rooms, and 10,000 pesos plus for executive suite rooms. Now, all the rooms are inclusive of taxes and service charge. So, would you like to do the reservation now? See, ganun kadali lang kapag individual. Pero may mga dapat tayong tandaan kapag FIT. Ano ba yung mga dapat nating tandaan kapag FIT? Unang-una, ang FIT, pwedeng, more often than not, natutuloy. Pero may mga instances, hindi yan natutuloy. So, kailangan i-offer mo yung tinatawag na guaranteed booking by capitalizing on the 6 o'clock or 6 p.m. policy. Ano ba ibig sabihin yan? Kasi halimbawa, nagpa-reserve yung isang guest ng room, tapos hindi siya dumating, hindi niya binayaran yung room, hindi niya guaranteed, no? Hindi guarantee yung kwarto, hindi niya pin-repaid through credit card or cash. So, ang nangyayari, after 6 p.m., yung mga naka-waitlist o yung mga nag-walk-in na naghihintay, sila na yung i-accommodate. So, paano ba sinasabi yan? Again, ulitin natin, meron tayo kasi natawag na confirmed. Okay, confirmed, pinangako niya, darating siya. Pero ang pinaka-the best dyan, i-guarantee mo yung reservation. Ibig sabihin, bayaran mo na kaagad. Lalo kung yung season na yon ay laging 100% ang room occupancy. For example, if you have 300 rooms, ma-occupy lahat ng 300 rooms, so it has to be guaranteed. Okay? Iba kasi ang laban ng kapag land-based. Kapag sa resort, automatic guaranteed yan, no? Sa mga islands. Pero we're talking of land-based, for example. Okay, sasagutin ko. Ganito ko sasagutin. Thank you for calling reception. My name is Ramil. How may I help you? Yes, sir. You would like to inquire about our room types and room rates. Sir, in this 300-room hotel, we have three types of rooms. Standard room for 5,000 plus. For the deluxe room, it's 7,000 plus. And suite rooms, 10,000 plus. All rooms are inclusive of buffet breakfast for two persons on the next day until the day you check out. So would you like to do the reservation now? Okay. For example, ginawa ko na yung details. Nakukunin ka. Ito yung mga importanting details. Pag sinabi niya, okay, I would like to make the reservation. Ang gawin mo kagad, kunin mo yung pangalan niya, kunin mo yung phone number. Kasi guys, kada ring ng telepono means peso, means money, means business. Para pag nakat yung 9, call them back. Kasi sayang yun, baka mapunta sa ibang hotel. So tutuloy ko yung call. Yes sir, you would like to do the reservation now? Perfect. Sir, may I have your name please? Your name is Mr. Juan de la Cruz and your phone number is 0915-1234567. Alright, sir, which room type do you prefer? And so I can check the availability. And when are you planning to check in and check out? Okay, Mr. de la Cruz, you plan to check in on October 10 and you will be checking on October 15, suite room. Sir, for the suite room again, it's 10,000 plus with breakfast. To buffet breakfast already. Now, sir, would you like to be in a smoking or non-smoking floor? Okay, sir, allow me to double check real quick of its availability. Okay, Mr. de la Cruz, we have three available suites as of the moment. So would you like to guarantee this reservation now because we will be running high on that date? Yes, sir, you can pay by cash or you can pay by credit card. And I will be reserving it now. Is that okay? All right, sir. So I will be reserving it now and I will be sending the payment link through your cell phone and then you can do the payment either by cash because we accept GCash and PayMaya. We also accept credit and debit cards. Okay, and then you will have the payment link. So you can do it by yourself and guarantee the reservation. Okay.
All right. So is there any special location for this booking? No. All right, Mr. De La Cruz, please allow me to repeat the reservations. This reservation is under your name, Mr. Juan De La Cruz, and your phone number is 0915123456 7. You will be checking in October 10 until the 15th, and you will be needing a suite room in a non-smoking floor. And you will be guaranteeing this reservation. Sir, when I guarantee this reservation, it will give you at least 1 hour to go for the payment link. Otherwise, we will be putting you in our confirmed reservation. And yes, sir. Will you be needing a car pickup? No need. So the details that I repeated back to you, are they all correct? Thank you, Mr. De La Cruz. Is there anything else I can help you with? None. Thank you so much for calling Erbil Hotel. My name is Rommel. Have a good day. Goodbye. Wait for the caller na siya maghang ng phone. Maghanga. Naghang up na kunyari. Put it down. Gently. Okay. Ganyan ang pag-take ng FIT. Now, let me show you naman paano naman mag-take ng reservation kapag travel agency. Guys, kapag travel agency, pag taga-travel agency ang nakausap nyo, you have to be very adept. You have to have your good active listening skills. And at the same time, pakinggan mo yung sinasabi niya kasi mabibilis silang magbigay ng reservations. And you have to know the phonetic alphabet na makikita nyo naman po sa Google. Gagamitin ko ngayon. Tapos kapag travel agency, laging hihingi ka nung tinatawag na booking order. Pwede mo rin siyang sabihin confirmed. Pwede mong sabihin sa travel agency na kausap mo na i-guarantee nila. Ibig sabihin ng guaranteed booking sa travel agency or sa FIT. Ibig sabihin, dumating sila o hindi, kung ano man yung binayad nila, hindi na yung marirefund kasi nga guaranteed na yon. Okay, so let us do the travel agency booking. Okay, kunyari ako yung travel agency. Ganito tatawag yan. Hi, good morning, Rommel. My name is Bong from Attic Tours, Philippines. I would like to reserve a room, standard room with 2 beds, smoking floor for Kilo India Mama, first name Jack, Alpha Mama Echo Sierra. In 10 out 15, rooms only to the travel agency. We have already advised them about the deposit policy. I will send you the booking order. Thank you, bye-bye. Diba ang bilis? Actually, mabagal pa nga ako magsalita noon kasi matagal na akong hindi nagtitake ng reservations. Pero nag-guess yung ibig niya sabihin, magpapareserve daw siya ng standard room na may 2 beds, October 10 out 15, kay Kim Mr. James. Ganyan kasi ang formal sa travel agency talaga, uunahin yung apelyido, Kim Mr. James. Tapos yung first name sa huli. Tapos mag-a-advise siya, booking order, papadala ko na lang sa'yo. Okay, given na ako naman yung sumagot. Thank you for calling reservations. My name is Bong. How may I help you? Yes, Mr. Joey, you would like to reserve a room? Yes. You will be reserving a standard room. When is this checking in? For how many rooms? Just one room? Okay, standard room with 2 beds. Yes, you have available on the 10th out 15th. That is correct. May I have the name, please? Kilo India Mama, Mr. Jack Alpha Mama Echo Sierra. And yes, I would like to advise you because we're running high on those dates. Can you please indicate in the booking order that this is a guaranteed reservation? Okay, thank you so much. We will be waiting for the fax of this booking order ASAP. Thank you. Have a good day. Goodbye. Yun, medyo mabagal na ako. Again, kabisado yun ninyo yung phonetic alphabet and do not forget to ask for the booking order. Kaya natin pinophonetic alphabet kasi para makasigurado tayo sa pangalan. Halimbawa, ang pangalan ko, Rommel Libria. So, i-spell ko yun as Romeo Oscar Mama Mama Echo Lima Lima India Bravo Romeo India Alpha. Okay? Alright. Kapag sa ano naman, kapag dun naman tayo sa corporate booking, ang corporate booking means, for example, si San Miguel Corporation, meron siyang account sa hotel natin. Meaning, instead na magbayad sila ng 5,000, 7,000, saka 10,000 plus, mas mababa yung rate nila by 1,000, for example. So, 4,000 standard room.
6,000 deluxe room and 9,000 ng mga suite rooms. Ganyan ang corporate booking. Ngayon, sa corporate booking, pwedeng maging tatlong klase yung reservations yan. Ibig sabihin niyan, ang una niyan is pwedeng ang magbayad yung guest mismo. Pax account. Number two, specified bills charged to the company. Ibig sabihin, pwedeng sabihin ng company, sige, re-reserve ko si Mr. Juan de la Cruz, babayaran ng San Miguel Corporation yung kwarto, yung laundry, at saka yung outgoing calls lang. All the rest, saan ang magbabayad? So, ibig sabihin, specified lang yung mga babayaran. Okay. Pwede rin yung pangatlo. Ito yung pinakamaganda sa lahat. All bills forward to the company. So, pagka ganyan, pag yung may specified bills, at saka yung all bills forward to the company, ibig sabihin yan, hihingi ka ng tinatawag na letter of authority or letter of authorization. Pareho lang naman yun. Hindi ko alam kung paano ginagamit ng mga companies yan. Pero meron ang tawag dyan letter of authority, letter of authorization. Meaning, yun ay kasulatan at katibayan na sila magbabayad ng bills. Okay? Like isang mistake ng isang naging kasama ko dati noon, supervisor ako nung time na yun. Kabilin-bili na ng specifically ng embassy na to, ayoko na lang banggitin yung bansa, ng embassy na to na this guest will be using the embassy rate. Okay? But the guest will pay for all the bills. Ang ginawa ng guest, since judge siya sa bansa nila, no, medyo nasindak yata yung nagkaroon yata sila ng miscommunication ng embassy na yon. Tapos nasindak yung aking kasamahan. Sinabi niya, no, I will charge all this room. They invited me here, so they have to pay for the room. So ang binayaran lang ng guest yung kanyang restaurant bill, laundry, blah, blah, blah. Umalis yung guest. Ang naging mali kasi nung kasama ko, ako yung supervisor at that time, dapat tinawag niya ako. Dapat ako na lang yung nag-handle nung situation. Ang nangyari kasi, hinandle niya all by herself. So ano nangyari ngayon? Yung embassy na yon, dininay yung room charge, yung room bill. So, sa madaling salita, yung kasamahan ko, nagbayad siya ng 24,000 pesos out from her own salary. Kaya, napaka-importante na kung company or corporate, hihingi ka ng letter of authority or letter of authorization. Kapag travel agency naman, hihingi ka ng booking order. In case magkaroon ng pagbabago, halimbawa si Mr. Juan de la Cruz ng San Miguel Corporation, mag-e-extend sila. No? Mag-e-extend sila, for example. Instead na check-in October 10, dapat check-out October 15, all bills forward to San Miguel Corporation, na-extend hanggang 17, okay lang yon. Pero hingi ka ng letter of authorization na nakalagay revision, nakalagay dun yung exact date. At yan ang tinatrabaho ng graveyard shift at ng credit manager. Titingnan nyo lagi yung letter na yon na nagsasaad na pasok sa date ng in, sa pasok sa date ng out yung reservation. Okay lang mag-extend, pabor yan sa hotel. Kasi revenue yan. But you have to make sure na yun ay nakalagay sa black and white or sa letter. Ganun din sa travel agency. Kung mag-extend si Mr. James Kim ng stay 10 to 15, hihingi ka ngayon ng revision ng booking order, mag-extend pala siya hanggang 20th. So hihingi ka. Okay, dagdagan pa natin ng konting information. Sa travel agency, may mga travel agency na may credit line sa hotel. Pag ganyan, maganda yan. Pero may mga travel agency na ang kontrata sa hotel, bibigyan ka nga ng mababang rate, pero dapat bago mag-check-in si Mr. James Kim, bayaran mo yung room. O ang tawag doon ay prepayment arrangement. May mga tinatawag din tayong PUCO or PUCO, meaning payment upon checkout. So you have to make sure na naka-indicate yan sa booking order. At kung naka-indicate man yan, payment upon checkout or prepayment, kailangan tama yung date. Kung may
issue, may problema, meron kang doubt, you have to escalate the issue or your concern to your supervisor, and the supervisor will escalate that to the manager kung hindi kaya ng powers niya o ng kanyang scope of authority. Again, before I end up, allow me to show to you kung paano mag-take ng reservation sa FIT, sa travel agency, at saka sa corporate. So, tatlong calls ito. So, dun na tayo sa punto na sasagutin ko na ang phone. Thank you for calling reception. My name is Romel. How may I help you? Yes, sir. You would like to inquire about our room rates. Our room rates for the standard room is 5,000 plus plus plus, 7,000 plus 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 for the deluxe room, and 10,000 plus 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 for the suite rooms. And all the room rates are inclusive of buffet breakfast. So would you like to do the reservation now? May I have your name, please? Yes, sir. Your name is Juan de la Cruz. May I have your phone number? 0915-123-4567. Okay, when are you planning to check in, and which type of room do you like? So you'd like to be in the deluxe room? Yes. And for the deluxe room, sir, when are you planning to check in and check out? Yes, that would be October 10 until October 12 only. Oh, by the way, sir, would you like to be in a smoking or non-smoking floor? Okay, just real quick, sir, let me double check if we have available rooms on those dates. Okay, Mr. De La Cruz, we have 8 more deluxe rooms available on those dates. Would you like to make the reservation now? Okay, I will encode all this in the system, sir. And sir, since we are running high on that date, may I encourage you to guarantee this reservation by paying it now, as I sent you the payment link. So it will be ensured that your room will be kept even beyond 6 p.m. Would you like to do that? Okay, sir. I will be sending you the payment link now in your mobile phone. Mr. De La Cruz, I would like to repeat the reservation and see if I get it right. Okay, this reservation is under your name. Your name is Mr. Juan De La Cruz. You will be checking in October 10 out on the 12th. Your room rate for the deluxe room is only 7,000 plus plus plus, inclusive of 2 buffet breakfast the next day until you check out. And you will be paying for this room through your credit card to the payment link I sent you. Did I get everything right, sir? Okay, Mr. De La Cruz, with the payment link, sir, you will be given 1 hour to put the details that that the hotel need for this reservation to be guaranteed. Okay, is there anything else I can help you with? That would be all. Okay, thank you, sir, for calling Airbnb Hotel. Again, my name is Romel. Have a good day. Goodbye. That's FIT. Now, let's do the travel agency. Ang travel agency, hindi na sila nag-i-inquire ng room. Actually, alam na nila yung room. Pero in case sa travel agency, minsan naranasan ko to, tatawag yan, taga-Attic Tours. Magtatanong, for example, tatanungin niya yung room rate. Sasabihin ko lang sa kanya, kahit alam ko, kahit kilala ko yung boses ng kausap ko, dahil confidential yun, sasabihin ko lang, for example, Miss Floor, sorry, naka-down ang system namin. Tawagan kita ulit, mga pag-up na pag-up is masabihin ko sa yung room rate. Nako, ang ibig ko sabihin. Ayoko sabihin sa kanya, tumawag siya, tatanungin niya yung room rate. Ayoko nga, mamaya hindi siya yun. Mamaya taga-ibang travel agency yun, ini-spyan lang pala ako. Same thing with corporate. Tumawag si corporate, no? For example, si corporate naman eh, yan, nakausap ko niya rin si Angel ng Globe Telecom. Ano nga ba room rate namin? Kahit alam ko namang alam niya kasi may kontrata naman sila, bakit hindi niya i-check? So ang gagawin ko na lang, syempre, hindi naman papautak. Sabihin ko na lang, Miss Angel, pasensya na po, doon ang system namin. Pwede ba tawagan kita naman pag-up na pag-up? I'll take note of that. Sabihin ko pa sa inyo yung room rates kasi naka-down lang, hindi ko po ma-check. See? So ganun. Let's do the travel agency booking. Tandaan nyo ha, kapag travel agency booking, hindi pwedeng sabihin ang room rates. Doon mismo sa guest, lalong-lalo na, at lalong hindi mo pwedeng sabihin sa kalaban niyang travel agency. Kasi baka magkatampuhan yan. Okay, let us do the travel agency booking. Thank you for calling reception. My name is Romel. How may I help you? Yes, Miss Floor. You'd like to make a reservation. Which type of room? When is the in and out? October 10 until 12. Standard room for with 2 beds. Smoking or non-smoking? Smoking. Real quick, Ma'am Floor. Check ko lang po. Okay, Miss Floor, we have available 3 more standard room on those dates. 2 beds, smoking. So let's do the reservation now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. May I have the name, please? That's Kilo India Mama. First name, please. Jack Alpha Mama Echo Sierra. Okay. In 10 out 12 standard room, smoking, 2 beds. Ma'am,
paki-fax na lang kaagad, ma'am, or paki-email agad yung booking order, tapos ma'am, pag-guarantee ng reservation, kasi ma'am, we're running high on these dates, ma'am. Opo, hindi tayo pwede mag-confirm lang, kailangan guaranteed. Kasi alam nyo naman, bibisita si Santo Papa, so busy talaga ang hotel at that time. Okay, thank you ma'am so much, I'll be waiting for the fax. Thank you for calling, have a good day, ma'am Flor, bye-bye. Yun ang travel agency. Let's do the corporate booking. Thank you for calling reception. My name is Rommel. How may I help you? Yes, Miss Angel from Globe Telecom. Yes, you'd like to reserve for Mr. Jason North. When is he going to check in, ma'am? October 10 out October 15. Smoking or non-smoking? Non-smoking suite. Ma'am, Angel, let me double check the availability. Yes, ma'am, we have available room at that time. So will this be PAX account or all bills forwarded to your company? Of all bills. Okay, Miss Angel, let me repeat the reservation. This is under Jason North, Mr. Jason North. He will be needing a suite room. He will be checking in October 10 until October 12. And all bills will be forwarded to Globe Telecom. Did I get it right? Ma'am Angel, we're running high on that date. Please, when you email the letter of authority or letter of authorization, please guarantee this reservation. Kasi ma'am, we're running high. Hindi po pwede tayo mag-confirm lang. Kailangan po guaranteed. Okay, thank you so much, Ma'am Angel. Have a good day. Goodbye. So, that's it. Ang dadal ko, no? Ganun talaga. Nakasanayan ko na talaga yun. Hindi na mawala. Bumagal lang ako magsalita niyan. Pero, that's how you do the reservation. It is very critical. You always have to emphasize the room rate. If you notice, sa travel agency, hindi na ako nag-emphasize ng room rate. Hindi na ako nag-emphasize ng room rate na sa corporate because they're not asking. But in case they ask me, I have to call them back. Kasi baka ibang company, baka mami smart pala yung tumatawag or Yakult or Chamito company, yung pala yung tumatawag, tapos nalaman nila mababa ang room rate nito sa magkakatampuhan. So confidential lagi ang room rates. Okay, sa susunod na natin pag-usapan, ang pag-check-in naman ng layover. Siguro saglit lang i-explain yon. Again, tandaan ninyo, ang room rates sa travel agency is confidential. Hindi nyo yan dapat dinidivulge, lalo-lalo sa mga kalaban nila o sa mga kakompetensya nila. Ganon din sa corporate booking, we do not divulge the rate. Rather, depende sa SOP ninyo, pwede namang mapatawagin ko sa inyo si Ma'am Richie sa room rates kasi nasa kanila po. Front office po kami, wala sa amin yung rate. Kahit sa totoo lang, nasa inyo talaga yung rate, pwede mong refer sa sales account executive nila na nag-handle sa kanila para sila na yung magtawagan. Okay? So, thank you very much. Thank you very much sa pagnood nyo ngayon. And again, please watch again and again. Subscribe, press the like button, and share it and the notification button kasi ang dami-dami ka pa talaga ang i-share about front office. Some of them, nakasulat sa mga libro at module. Pero most of them na sinishare ko sa inyo, hindi niya mababasa sa mga libro. Tsaka yung actual situations. Okay, thank you so much. And stay safe, ride safe, and have a good day. Bye-bye.